So, first procedure sa microblading with shading is maglalagay tayo ng anesthesia for 30 to 45 minutes yung waiting time natin. Yan. So, now, sisimulan na nung artist yung pag-microblading sa kilay natin. Pero medyo angot ka pa. Kailangan ko kasi nakaganyan. Sa part na ito, naglalagay na ng design yung artist kung anong korte ng kilay yung gagawin sa akin. Dito na nag-start yung pag-blade niya sa kilay ko. So, para magkaroon siya ng strands, I think. And then, medyo masakit siya. Pero tolerable naman. May anesthesia naman na nilalagay sa atin nung una. Dito naman yung part na nag-shade na siya ng color sa kilay natin para mas makapal siya. So, pwede naman kayo mamili ng color kung gusto nyo ng brown, black, dark brown. It depends sa inyo.
Eto na yung second day ko after kong matapos dun sa microblading. So, ayan yung kilay natin. Pa! Hi, amigas! So, napakita ko sa inyo yung process ko ng microblading with shading sa Pretty Claws Nail Spa and Beauty Hub. So, ito siya. So, sa Taguig siya. So, pwede nyo silang makontakt o magpa-schedule kayo ng appointment via Facebook page or via phone call. So, apat na araw na nakalilipas. So, ngayon yung ika-fourth day niya. So, makikita nyo, ilalapit ko siya ha. So, makikita nyo, compared dun sa unang araw ko, yung sa mga photos ko, makapal siya. Ngayon, nag-ano na siya, natanggal na yung mga langib. Yung langib, ewan ko kung sa Manila, ano, Tagalog, langib yun. Yung pag nagkasugat ka, magtatanggalan siya. So, ayun, natanggal na kaagad siya sa ika-fourth day pa lang ng pagkatapos ng procedure. So, ayun siya. Ngayon, mapapansin nyo, medyo nag-lighten na siya. So, normal naman daw yan, sabi nung artist na gumawa ng kilay. So, binigyan, ang maganda pa sa kanila is, binibigyan kanila ng tips para sa aftercare. So, babasahin ko lang yung mga sinend nila sa aking tips para may kung magpapa-microblading din kayo, so, maalagaan nyo yung kilay nyo. So, kilay is life. So, yung first is, huwag muna, pagkatapos ma-microblading sa day 1, huwag muna nating babasahin after ng within 12 hours. Or nakalagay nga dito, mas maganda kung within 3 days, hindi mo babasain yung kilay mo para maging dry and pigment yung color niya. So, ginawa ko, siguro 1 to 2 days, hindi ko siya binasa. Nag-wipes lang talaga ako ng mukha ko. So, yun yung ginawa ko. So, number 2, expect daw natin na magda-darker yung brows natin within 2 to 3 days. Kasi nga, may mga yung sugat-sugat, may lingab. On your 4th day, kaapat na araw mo na, i-resume mo na yung pwede ka na maghilamos, gumamit na kung ano-anong ginagawa mo sa mukha mo, rejuvenate or expose, kung ano mang product. So, yung ointment na nabibili sa kanila, worth 100 pesos lang naman to. So, para ata pampabilis siyang mag-heal ng sugat, ayan. Ayan. So, 100 pesos lang yan. Tapos, tuwing gabi nyo lang ilalagay siya. Pag nawala na yung langib o langib niya, pwede nyo nang i-stop yung ointment nyo. Hayaan nyo na lang siyang magbalat ng kusa, huwag nyo tatanggalin ng ganyan. Kung tempt na kayong tanggalin, pigilan nyo ang sarili nyo, amigas. Tapos, para kasi, huwag tuklapin para maganda ang kapit ng ink. Peeling period niya is within 5 to 7 days. Actually, ika-4th day ko, natanggal na talaga siya. Ang bilis niyang mawala. Ayan. Tapos, huwag magtataka na nagbabalat ay parang nawala yung color o lumabo. Parang natanggal yung ink o pigment. Hindi na ako masyado nagtaka kasi nga na-brief naman ako nung artist na medyo mawawala siya, magpe-fade siya. Ayan. Pero parang maganda pa rin siya. Pero ayun na makikita nyo, nag-fade na siya dito. So, normal naman daw yan. Nakalagay na don't panic. Huwag magtaka na parang nawala o nabura. Hindi kumapit yung ink. It's normal. We just need to wait until your eyebrow skin regenerates. Yon. After nyo mag-peel, mapapansin na bumabalik na yung color paunti-unti sa second week. So, hindi ko pa siya nararamdaman gawa ng 4 na araw pa lang siya after ng session ko. Pero, blinag ko na to. Kasi nawala na siya. So, ayun. So, normal na medyo di pa siya magmumukhang pantay since may color na di kumapit. After 6 weeks ng ang second session, so after 1.5 months, saka tayo babalik sa salon para magpa-second session. So, lahat na ng adjustment na nagawin sa second session.
At saka nga pala, lahat kung kayo nag-rejuvenating kayo, may exfoliant kayong ginagamit na nagbabalat yung mukha, itigil nyo muna siya kahit 2 weeks bago nang magpa-session kayo. Kasi mas maganda, kasi hindi masyadong kumakapit yung ink dun sa balat natin kung nag-rejuvenate o nag-exfoliate yung balat natin. Ayun, yun yung tip nila. In that time kasi medyo meron akong ginagamit na exfoliant. So, pero okay lang naman. Medyo satisfied naman ako sa kanya. And yun nga, nakalagay na make sure na mag-follow up ng schedule ng second session after a month. So, ayun na nga din. So, sinasabi na huwag mo nang gumamit ng rejuvenating set or any exfoliant kasi pwedeng mas masakit siya kasi nga manipis yung balat mo, so pag blenade yan mahapde, masakit talaga yun, amigas. So ayun, overall naman sa nakikita ko ngayon, ayan, satisfied naman ako sa gawa sa akin. Though, meron mga, ayan, no, mga wala pa. Ayan. Pero, hindi na ako masyado nag-expect na bongga ka agad yung mangyayari. Kasi nga, nasabihan naman ako sa second session, dun pa lang talaga siya gagawin kung ano yung mga missing na parte. Dun pa lang talaga siya iaayos. So nga pala, microblading lang yung gagawin nyo, which is yung walang shading, parang I think kakortehan lang siya, ganun. So nasa 1.5. So yung microblading, kung manipis naman yung kilay nyo at gusto nyo na parang wala na kayong, hindi na kayo mag eyebrow, microblading with shading. So nasa 2,500 yung package nila, meron na libre yun na pedicure or manicure, mamili na lang kayo. Tapos dun sa second session, 1,000 pesos na lang. So, ayun lang mga amigas, babalitaan ko kayo or ibablog ko ulit para dun sa second session ko kung ano talaga yung full result or ng microblading with shading, kasi dun pa lang natin makikita talaga. So, ayun mga amigas, share ko lang. And nga pala, don't forget to subscribe, like my Facebook page, Aliza Bolly Vlogs, i-message nyo lang ako. And also, you can follow me on my Instagram, Soy Ali B, and my Laika, Aliza Bolly. Yun lang mga